Welcome to Lisa TV. For today's video, I'm gonna show you how to make loom for doormat from junk. This is useful for long-term and affordable. Let's get started! And mag-umpisa na po tayo. Simulan po natin sa pagsusukat. Kung sino man po ang interesado sa size ng aking loom, ilalagay ko na lamang po sa description box. At ang ginamit kong kahoy ay mula po sa scratch na lamang na nakatambak. Kaya po halos walang ginastos sa aking loom na project. Pinipili ko po ang pako na walang ulo, yung budbud na, para makinis na siya, hindi siya nakakasugat. At paalala ko rin po, kung kayo ay gagawa ng sarili ninyong loom, kailangan nyo pong kiskisin ang pinakaulo ng pako para hindi po matalas. For your safety na rin po. Lalagay na po tayo ng pako magkabilaan. Thank you.
Ang bakal po na to ay galing lang po sa junk shop. Nabili lang po ng 30 pesos. Ang ginagawa po na yan ay handle para presentable at maganda at madaling gamitin ang aking loom. Sa gustong umorder, comment below lang po kayo. Tumatanggap po kami ng mga orders. Ayan, lilihahin muna. Papakinisin. Tatanggalin ang mga kalawang ng baston ni Lola Lisa. Ang bibilihin niyo pong lusutan ay bilog. Kami po kasi yung parang hook lang na sabitan, kaya kami pa po ang nagbilog. Kung kayo po ay bibili ng katulad niyan na bilog, sana ang inyong bilhin. Dahil ang aming nabili ay sabitan lang siya, parang hook. So, kami pa ang magbibilog. Sa handyman, kompleto po. Doon po kayo makakabili. Dito po kasi sa hardware sa amin, hindi po kompleto. At pagkatapos, ikabit na rin po ang bilog na susuotan ng bakal.
magkabila po yan. Bali, 6 na ganyan po ang kailangan nyong bilhin. Hi guys, ito na ang aking bagong loom at sa next video, isi-share ko naman sa inyo kung paano gumawa ng bagong style na doormat. Thank you for watching. Bye-bye!